dito ng Omega ma-farm si Hajizi. Kasi ito yung ano eh. Kumbaga ito yung pang ECQ, MECQ na lineup eh. Social distancing to pare. Hindi ka talaga makakalapit. Kumbaga bawal mo kantayin yung touch by touch dito eh. Kasi damo, hindi ka makakatouch eh. Sa sobrang galing ng healing galing. Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na magkakasakit. Pero, Manjin, ang maganda naman, merong dinilabas na something dito ang Signal Ultra na nakikita natin sa ibang countries, Thams na Jungle. Thams Jungle, no? Kakaiba to. Kaya pato, explain mo nga sa akin itong Thams Jungle. Mabilis din to eh. Isipin mo na lang para siyang, para siyang pillow fort or sabihin natin shock absorber na kukuhaan mo siya ng jungle and yung assassin jungle at kaya mo agad lumaban. Pero ito yung mga klaseng jungler na kapag ka hindi ka nakakuha ng early farm at hindi ka nakakuha ng early success at na-shutdown ka ng todo, oo. Hindi ito yung mga jungle na nakaka-comeback basta-basta. Tagalit ang Vapor, no? Mm. Tagalit ang Vapor. Pero ang OMG, nag-decide kasi sila dito na gitna ang Bruno, si Bruno, I mean, with Hajizi na poprotektahan nila. Ganon yung gagawin ngayon ng Omega dito with this Diggy and Estes. And again, nabanggit natin, Butters, na itong lineup ng Omega, as much as nakakatakot nga to early game, pag dumating naman ang late game kasi Signal, lima yung apat yung damage output nila, Butters. Mm-hmm. Meanwhile, yung Omega isa lang, si Hajizi lang, yung mga sipa lang ni Bruno. But then again, tatandaan natin na sa pag si Bruno nag-steamroll yan, kahit mag-isa lang yan, kaya niyan i-go lahat ng pagmumukha dito ng side ng Signal Ultra. Kaya niyang sumipa-sipa, no? So let's see kung kaya ng OMG dito ma-activate ang kanilang social distancing lineup. Kaibigan Butters, Rhea is actually falling low against this Baksha in the top lane. So medyo safe ang laruan dito ng dalawang teams natin, Butters, ha? Mm. And for me, hindi to pumapanik sa Signal kapag hindi nila napapanish ng todo si Hajizi. Oo. Kasi binibigyan mo si Hajizi ng time kumuha ng farm and kakuha pa siya ng kill. Ayun na yung sinasabi natin, pare. Hindi ka talaga, nako, Imba DJ, lumilipad-lipad palayo. Mm-hmm. Pero ito yung sinasabi natin, this Bruno pick from Hajizi ay protektado talaga ng todo with the Diggy Bombs, with the Estes Heals. So talagang ang hirap makalapit kung ikaw ang team ng Signal. Sobrang, kahit mag-Blazing Do It ka kasi dito, i-heal lang Butters eh. Mm-hmm. And si Toshi dito, nag-work nga siya as somewhat of a catch mechanic lang or parang panghuli lang into the early stages of the game. Pero nag-iiba yon katulad yung sinabi mo kanina, kapag ka nag-late game na. Oo, nag-iiba talaga yan. So kailangan muna ng Signal Ultra talaga dito, Butters, ilabas yung pagiging kalmado talaga nila dito. Kailangan nila ditong huwag talagang lumigam-gam, Butters. Kasi ilabas na nila si Inner Looney. Kasi kailangan nilang patagalin eh. Tama ba, Quetters? Tignan mo si Haji dito, sobrang aggressive. Yung si Keke Dot na merong ulti na pwede mag-Chaos Darkening, pinapasok niya lang. Oo, nako, eto na nga yung pasok dito ni Janus. Pero hinil lang, Butters! Sayang yung damage output na dito na si Clutch Time Genji. The Diggy Ultimate plus yung Estes, ang daming pailaw ng Omega dito, Kuya Butters. And it's not the traditional Diggy kasi pag sinabi ko traditional Diggy, sa totoo lang, mas madalas mo nang makikita ang isang Diggy na nagpapa-feed. Oh, this is out of that realm, ladies and gentlemen. Si Hayes dito naglalaro siya ng isang matinong Diggy game. Legit, pare. Pag ito talaga, pag hindi ka talaga makakalapit. Usually, kinokombo pa dito sa Bruno. Minsan pa nga, Cyclops. Minsan pa nga. Basta anyone that can pull in damage. Minsan pa nga, Kimi yan eh. So talagang, I can't believe it na ginawa nila dito yung content. Kinontent? Kinontent, pare. At nakita mo yun, di ba? Tama ka eh. Nung pumasok dito si Thams, ang ganda na ng pasok ni Kuya Janus eh. Kumbaga, yun na yung best pasok ever eh. Kasi pulado lahat eh. Kaso nangyari, ito namin ginawa. Nag-time journey lang. Tapos nag-immersion lang dito si Kuya Cortese. Kumbaga nag-cleansing mode lang sila eh. Disheartening yan ha. Kasi kung iisipin mo dito, ang nag-iisang burst mechanic lang dito sa side ng Signal is yung Lunox. Oo nga eh. Kailangan nila dito. Naku, Janus again falling low. And again, another hard game for Signal Ultra. Magiging paulit-ulit lang itong mangyayari, Butters. I think sa first 10 minutes ang ating laro, kailangan dito ng Signal, I think mag-farm muna talaga. Hindi, tingin ko hindi nila pwede pilitin. Ayan o, early durance ka agad si Kurt Easy.
Mm-hmm. And ngayon, Manjin, masasabi mo na na hindi ito yung pwesto na gustong paglagyan ng Signal Ultra. Mm-hmm. Si Janus dito, nabigyan na siya ng isang death. And look at this, si Kekidat yung unang target nila. Tignan mo yung damage dito ni ano, Haji! Ang ganda ng damage ni Haji dito. Ang ganda rin na pasok ni Rhea dito. Pero isang magandang ultimate lang para kay Kurt Tizzy will solve the problem. And this is a huge dilemma right now for Team Signal Ultra. Ang kailangan nila dito, Batters, feeling ko range eh. Feeling ko hindi pwedeng pumasok kasi ang mangyari, sinabi mo na eh, yung Alice i-stun lang sila eh. Katsa kahit anong ganda ng ginagawa ng Signal Ultra na entry dito, Manjin, nahi-heal up lang eh. Oo, healing galing technique lang, pare. Tapos may Jabomba, yung Jabomba kasi nagpapahirap dito. Naku po, iba DJ. Kamuntikan mabuhay, pero naku, hindi na. Nahuli pa nila Janus, pumasok ngayon. Pero that again, another heal mula dito kay Kurt Tizzy. Pasok si Kekidat dito, trying his best to go for the Mini Rocks. Pero ngayon si Toshi with the flicker in and the stun. Buhay pa rin ang side dito ng OMG. Halos hindi man lang nakiliti. Butters, hindi man lang uminit. Hindi man lang lumigamgam. Tatandaan mo, Manjin, ito yung nagiging problema talaga ng side ng ng Signal Ultra. Kaya nilang pumasok, pero ang tanong, kaya mo ba mag-deal ng damage? Ang hirap niyan sagutin, Butters, at sa tingin ko nga, kaya nila, pero ang mangyayari, hihil lang dito ng Omega para tapusin ang laban. Kasi kung iisipin mo, Butters, ang sakit din ng damage ni AGZ dito, nagkikrit na yung mga bola-bola niya, nagkikrit na yung mga volley shots niya. Signal, they're trying their best to go in, pero ang hirap talaga eh, parang nawawalan sila ng option dito kasi look at even the towers, Butters, dito ng OMG. Healthy! And these are the kinds of lineups na ang baba ng death count dito actually sa game na to. 0-5, mababa yan para sa isang 7-minute game. Oo. And that just goes to show, ladies and gentlemen, na every time na may matatakedown dito sa side ng Signal Ultra, mapipresa silang bumak kasi hindi sila kompleto. Oo, men. Kumbaga, itong objective, yung Torre, bibigay na lang nila kasi alam nila kung lima sila, hindi pa sapat yung damage, paano pa kaya pag-apat sila? Yun nga eh. And wow, looking at the items, right now, ang taas ng gold lead dito ng mga lahat, even the supports, mas mayaman dito sa side ng Omega kesa sa mga carries ng side ng Signal. At eto na ata ang laban, pasok si Kenji dito, Rhea, bumibelo dito ng dash in, pero yun yung brilliance mula dito, of course, kay Kurt Tizzy, Kekidot, I mean. And Kekidot ay mawawala na din. Pasok dito si Toshi ng kanyang ultimate. Flowing blood in. At eto na yung sama-sama puwersa. Hawak kamay para dito sa OMG. At magiging paulit-ulit lang ang mangyayari na to, Butters. Napakahirap ngayon ang lineup ng side ng Signal Ultra to deal with this type of playstyle sa side ng OMG. Ang nauusong lineup ngayon sa mga content players. Alam mo, Manjina. Kapag nakatake na sila ng turret, ang kailangan mo lalahanin dito, hindi lang turret din yung nakukuha ng Omega. Oo. Ang ginagawa nila straight, after nila magbasag, pupunta agad sila dun sa jungle. Oo, ganun talaga yung kailangan. Agawin nila yung gold na meron dun sa jungle, tapos talabas sila dun, tutulak sila ulit. Ganun ang mangyayari dyan, Butters. I think one way na pwede nila matalo to, Butters, kung ikaw ang Signal, kailangan pagkakuha mo ng isang tao, pitas agad eh. Unless may mag-asim na isa sa OMG. May mga times kasi na may mga digi na akala niya Action Jackson eh. Kailangan nila mapitas mag-isa. Pag tabi-tabi, tagilid ang Vapor. Alam mo, Manjin, if ever ito yung magiging trend, sa totoo lang, na talagang hindi to magiging one-off lang ng Omega, I think ito yung magbabago sa ating drafting eh. But at the same time, you have to realize na si Imba DJ din dito, pwede rin siya kumuha ng Necklace of Durance naman. But the problem is, layer after layer dito yung protection na meron sila eh. Yung heal ni Estes. Yeah. Meron silang Diggy. Oo, ang dami talaga. Ito yun. Yung mga sinasabi natin na kaya sana ng side ng Signal, Butters. Ayun, yung mga solo kills para sa kanilang side. Meanwhile, OMG going for the Lord. Nabanggit natin kanina, Butters, na kaya ng Signal throw kapag umabot ng talagang late game. Kasi the fact na may mga streak dito ang OMG, I think considered na yung 2-streak. Maganda yung comeback mechanic eh. Magkaka-item sila. So, para sa akin, kailangan muna nilang mag-hold on. Kailangan muna nilang huwag pumilit ng laban. At kailangan lang muna nilang pumitas lang talaga. Kuha lang ng isa mag-bait out. Hayaan na may lumabas na isang hero.
burst mo yun kagad, and then hope for the best na malito na yung kalaban pagdating sa rotation. That's true, Manjin. Pero kung papansinin mo yung kills dito ng Omega, wala naman nakakataas sa strikes sa kanila dito eh. Oo nga. Ang pinakamataas sila is 3. Oh, if we're gonna talk about the rubber band mechanic na pinilagay ngayon sa patch na to, automatically, Diggy lang yung pinakamataas na bounty dyan. Oo. At saka natuto na yung OMG dito na wag maghiwahiwalay. Eto na nga, yung basag mula dito kay Hajizzy. There you go. Easy peasy. Tower take para dito sa side ng OMG. At ngayon, sumasama na sila sa Lord dito sa baba. And oh no, pasok na ngayon si Toshi dito. Brilliance out para dito kay Keke Dot. Blazing Duet para kay Aqua Boy. Pero nakuha lang din naman dito, Butters, as OMG will take this game. The healing galing is real. At dahil dyan, tapos ang laban. OMG taking the victory para dito series number 1 ng MPL.